Kumbaga, kung sa addict, nagdodroga ka, naging dependent ka sa droga, sa pagiging mahirap, naging komportable ka kasi dyan, naging dependent ka sa pagiging mahirap. Mahirap. Sa isang Joseph Lim, paano ka ba talaga magtatagumpay sa buhay kung ikaw ay hirap sa buhay ngayon? Milyon, milyon para sa ating Hall of Famer, Mr. Joseph! Hi, classmate! Hi, classmate! Hi, classmate. Lahat ng in-interview ko, galing sila talaga dun sa matinding pagsubok ng buhay eh. Ito kasi yung pet peeve lagi ng mga viewers natin, no? Wala kasi kayo doon sa sitwasyon ng buhay namin na sobrang hirap na hirap kami. Anong masasabi mo sa may mga ganong klase ng mentality? Ano yun eh? Di ba napakasarap? Yung ginawa mo, takot na takot ka, pero hinarap mo. A problem is still a problem. In short, mahirap ka, may problema yan. May kaya ka, may problema din yan. The moment you want to change, automatic you need to be ready sa changes na mangyayari sa buong palibot mo. Why is that most of the people takot sa change? Masakit eh. Tapos hindi ka comfortable. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Collab. At syempre kung gusto nyo makakolaborate si Boss RDR, i-message nyo lang kami. Pero syempre ngayon, espesyal ang makakasama natin. Dahil ang kasama ko ngayon, ang isa sa mga mentor ko na tumulong din sa akin noong nag-uumpisa pa lang din ako sa pagninegosyo. At ngayon, kakausapin natin siya tungkol sa kung paano ba tayo magtatagumpay sa ating buhay, ang ating classmate, Boss Joseph Lim. Welcome, Boss! Salamat sa pag-iimbita mo pa rin sa akin at nagtagpo pa rin tayo. Oo, alam nyo, napaka-busy at napakahirap kunin ng schedule nito. Pero thank you so much at napaunlakan mo ko because I know that our video na posted last year, it garnered more than 11 million views sa channel ko. Why do you think na masyado silang connected doon sa naging video natin, boss? Sa nakikita ko, ready na rin kasi talagang Filipino ng panibagong Pilipino. Nagkataon lang siguro na parang wala lang silang nakikitang pwedeng mag-push o yung iba na gusto sanang gawin, kaya lang takot. If you can still remember, nung una mo akong na-invite, sabi ko, ituloy mo yan kasi passion mo talaga yung ginagawa mo. Napag-iisa mo yung mga iba't ibang influencer na yes. Sa topic natin. Sobrang ganda. Kaya sa akin, sa nakikita ko, isa tayo sa nagdadagdag ng lakas ng loob sa mga kapwa nating Pilipino na kaya naman nilang gawin yung mga ginagawa ng mga negosyante. So nabanggit mo yung ready na ang mga Pilipino because nandun din sa video natin na yun, natatandaan mo, boss, na matagal kasing itinago yung mga information kung paano ka magtatagumpay sa buhay. Now, because of social media, dito sa ginagawa natin, ine-expose natin kung ano ba talaga yung mga sikreto, kung paano ka talaga magtatagumpay sa buhay. Pero sa isang Joseph Lim, paano ka ba talaga magtatagumpay sa buhay kung ikaw ay hirap sa buhay ngayon? Unang-una, huwag mong isipin na mahirap buhay mo. Ang buhay naman, kailangan ng negative para magkaroon ka ng positive. By nature, ang isang bagay na pinagdadaanan natin, pag ninamnam mo ng todo, makakaisip ka ng solusyon kasi lahat ng taong successful, I'm sure lahat ng na-interview mo, meron silang point sa buhay nila, nasagad sila. At dahil dun sa nasagad sila, dun sila nangako sa sarili nila na gusto na nilang pagbabago. Alam mo, ang galing nung sinabi mo na yan, ha? Na that success is actually made from a problem. Totoo yun. Lahat ng in-interview ko, galing sila talaga dun sa matinding pagsubok ng buhay eh. Ito kasi yung pet peeve lagi ng mga viewers natin, no? Wala kasi kayo doon sa sitwasyon ng buhay namin na sobrang hirap na hirap kami. Anong masasabi mo sa may mga ganong klase na mentality? Ano yun eh? Wala naman mas mataas pa sa happiness. Ang isang batang binigyan mo ng candy, ang isang adult na binigyan mo ng kotse, pareho naman yung happiness na mararamdaman nila. The same thing din naman dun sa paghihirap at yung mayaman na nalugi ng milyon, yung mahirap na nalugi ng libo, pareho din man yung stress na pinagdadaanan nila. Kasi kung batayan lang natin ang pera para masabi ang isang tao maganda ang buhay, parang may nabasa kong isang ano, may kaya siya, pag nag-o-open siya ng problema, ang sagot sa kanya ng mga ibang kasama niya, okay lang yan, mayaman ka naman. Pero hindi nila alam, malala din pinagdadaanan nun. It doesn't matter about how much you earn eh. A problem is still a problem. In short, mahirap ka, may problema yan. May kaya ka, may problema din yan. It's how you react. Sabi nga nila, hindi naman importante kung ano ang problema mo. Ang importante, paano ka nagre-react sa problemang yon. Pwede mo ba siyang gamitin as fuel para magbago buhay mo? Or pwede mo siyang gawin na reason para mag-stay ka kung nasaan ka ngayon? Yung buhay natin, by choice, not by chance. 100%. It's how you react sa nangyayari.
nangyayari sa'yo. Kumbaga, kung sa addict, nagdodroga ka, naging dependent ka sa droga, sa pagiging mahirap, naging komportable ka kasi dyan, naging dependent ka sa pagiging mahirap. Mahirap. Kasi mas madali eh. Parang wala yung pinagkaiba. Sa networking industry, bakit may mga 1 year, 2 years lang tumatagal? Kasi nasanay na sila na alam na nilang gagawin sa first 2 years. Hindi na nila alam gawin sa 3rd year. Kaya hindi tumatagal. Kasi yun ang naging comfort zone nila na mas madali for them. Rather than, ano bang susunod ko sa 3rd year, 4th year? Kasi ibang level na ulit yung gagawin mo dun eh. Kaya ganun lang din ang sagot dun sa mga ibang tao, bakit mas gusto nila maging mahirap? Sino bang nagdidesisyon ng buhay nila araw-araw? Sino bang nagdidesisyon na imbis magsipag, nagiging tamad? Sino bang nagdidesisyon na imbis basahin mo yung mga libro na mamotivate ka at mai-inspire ka, magbabasa ka ng mga dyaryo na maninegative ka at lalong i-justify, mahirap kasi Pilipinas eh, bagsak na kasi ang Pilipinas eh, third world country tayo. Choice natin lahat ng nangyayari sa atin. Ayaw lang natin aminin kasi masakit. Kaya yun ang dapat na ma-realize natin at maging responsible tayo sa nangyayari. Kaya pag inisip kong mahirap yumaman, babalik na yung cognitive bias natin na makikita mo na lahat ng kahirapan. Cognitive bias. Unfair ang utak mo. Makikita mo lang yung gusto mo eh. Pag mahal mo ang tao, lahat magbuti makikita mo. Nako, ang daming nababaliw dyan. Dugtong ko na rin. Kasi baka sabihin na, hindi ko naman pinili eh, dahil sa gobyerno, dahil sa magulang ko. Pero walang kwenta lahat ng factor na yun. Basta mag-desisyon ka na gusto mong baguhin buhay mo eh. Ganun kasimple. Bakit yung matataba, nung sinabihan ng mamamatay kapag hindi mo inayos yung katawan mo, ang bilis mag-diet, ang bilis pumayat. Kasi may tanning na eh. Ganun lang din naman kasimple na the moment we make a decision sa life natin na gusto mong baguhin yun. Just made that one big decision. Everything will change. Yung friend mo ngayon, pwedeng next year hindi mo na kaibigan. Yung nakahiligan mo ngayon, maybe next year hindi mo na rin gusto. And that's life. The moment we want to change, automatic you need to be ready sa changes na mangyayari sa buong palibot mo. Why is that most of the people takot sa change? Masakit eh. Tapos hindi ka comfortable. Kaya love natin ang comfort zone. Pero kaya kailangan mo siyang i-hack kasi walang nag-grow sa comfort zone. Ako nga tinuturo ko lagi sa mga handle kong tao, you need to face your fear. Kasi the point na matrain mo ulit ang utak mo, kaya naman palang gawin ko itong dating kinakatakutan ko. Wala nang makapag-stop sa'yo the moment nagkaroon ka ng mga gusto sa buhay kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Meron bang taong takot yumaman? Marami. Kasi akala nila, pag mayaman ka, ang dami mong responsibilidad. Akala mo, pag mayaman ka, nila makapaglakad ng normal kasi pwede kang makidnap. Fear of becoming rich, meron pala, no? Na nasasabi lang nila, parang gusto nilang yumaman, pero the point na hindi nila ginagawa yun, ibig sabihin, takot sila. Alam nyo, marami ako natututunan ngayon mga boss, no? Pero yung mga taong may kapansanan, how can they level the playing field? Kasi disabled sila, applicable ba ito? Marami din naman naging successful na may kapansanan. Ang explanation ko bakit ka may kapansanan, binibigyan ka lang ng isang choice na yun ang mismo ang gawin mo para ka mas umasenso sa life. Kasi parang tayo, pag nagkakaroon tayo ng problema, inaatid tayo sa isang kanto para magkaroon ng direksyon ng maayos buhay natin eh. The point na nagkaroon ka ng kapansanan, limited na lang ang magiging choices mo. Parang ito, marami tayong pwedeng gawin, pero hindi natin dapat lahat ginagawa. Dapat ang gagawin lang natin, yung kailangan at importante na gusto mo dun sa goal mo mismo. Kasi kaya maraming taong hindi successful, inuubos ang Netflix. Correct. Inuubos tikman ng lahat ng milk tea. Inuubos lahat yung lugar na papasyalan. Inuubos lahat ng okasyon ng kaibigan, birthday, fiesta, lahat. Kaya nasasayang yung oras nila na ang mayayaman, ang ginagawa lang naman nila actually very limited. Trabaho, trabaho. Duktungan ko lang din yung sagot mo, Boss Jaylim, no? About doon sa mga may kapansanan. Kung ano yung resources na meron kayo ngayon, just utilize and maximize it, di ba? Kasi yan na yung given ng buhay sa inyo eh. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya din naman tayong weakness eh. At may kapansanan din. Oo. At may kanya-kanya din tayong strength. Hindi natin masasabing pantay ng sobra ang mundo. Pero masasabi ko siyang naging pantay siya kasi may strength at weakness tayo. Correct. May support system tayo na wala sa isa pero meron sa isa. Pero ang nakikita ko, balance lang ang mundo palagi. Parang friendship sa magkakaibigan. May comedy, may medyo tatanga-tanga, may matalino, may bossy, may financer. Laging kumpleto lagi sa magkakaibigan na ganun. Kaya doon ko rin na-realize na pati sa tao, ganun din. It's just, sabi mo nga, paano mo lang i-maximize kung ano ang meron sa'yo. Just like kay Nick Vujicic, isa sa pinaka-famous na motivational and inspirational speaker sa buong mundo. Wala siyang paa, wala siyang kamay, pero naging successful siya sa life. Ang pinaka-worst nga na nakita ko dyan si Stephen Hawking. Kasi mind na lang ang meron siya. Dumagan. Huwag na kayong magdahilan. Kung pipiliin mong umasenso ka, kung pipiliin mong magtagumpay ka sa buhay, ganun lang kasimple. Pipiliin mo lang. Maraming reasoning eh. Kasi ganito, stop it. Diba? Kasi hindi ka na umasenso dyan. Ang tagal mo nang nandyan eh. This is your wake-up call.
na hey, umpisahan mo na yung pangarap mo, hindi yan inuumpisahan bukas, mamaya, hindi! You need to accept the reality na it will takes years para ka maging successful sa life at magkakaroon lagi ng up and down. Kung mahal natin ang success, we need also to love failures. Mahalin natin both worlds. Kasi pag namahal mo yon, you will be unstoppable kasi hindi ka naman malulungkot habang nag-fail ka kasi alam mong kailangan mo siyang daanan eh. Doon ko na-realize na ito sa panonood nyo to, magiging magandang reality to sa lahat na akala ng iba ang success limited lang kasi kokonti lang ang nakikita nyo. Nagkataon lang na may mga ayaw lang talaga tayong umasenso. For you to be able to change your life, number one is environment. Kung nasa squatter na lugar ka ngayon, hindi naman masama na bumisita ka sa kasa ng sasakyan. Try mo, amuin mo yung sasakyan na gusto mo, i-feel mo siya, kumuha ka na maraming ebidensya na worthy ka doon sa tagumpay na gusto mo sa buhay. Kung alam mong hindi ka umaangat doon sa sirkulo ng mga kaibigan mo ngayon, why not kumilala ka ng mga taong asinsado? Madali nang mag-connect ngayon because of social media. Maging conscious din tayo doon sa mga napapakinggan natin, napapanood natin sa social media. Easiest way for you to be able to track kung gaano ka productive, tignan mo yung algorithm ng social media mo. If puro prank, puro negative, patayan, puro gera ang lumalabas sa social media mo, then you have to fix something sa buhay mo. Kasi kung yun yung algorithm, ibig sabihin, yan ang nagsho-show up sa'yo. Maraming problema, maraming challenges, maraming rejection, maraming betrayal. Kasi ang pinapanood mo, all about conflict and negativity. Ano masasabi mo dun, boss? I find it surprising na marami pa rin nagugulat na mahirap daw yumaman, na ayaw nilang matanggap na madali lang naman talagang yumaman. Natanggap nga natin ang Facebook, ang YouTube. Bakit hindi natin matanggap na madaling yumaman? Ang dami ng yumaman nung unang panahon pa. Sa Biblia pa lang may mga yumaman na. Ibig sabihin, yung knowledge ng pagyaman nag-i-exist na noon pa. Alam ko maraming magre-react dito. Mas malapit daw na mapupunta sa langit yung mga taong mahihirap. Yung sitwasyon kasi noon sa ngayon magkaiba. Ang meaning niya noon kasi hindi ka pwedeng pumunta ng langit kung ang mundo mo nang iba, wala kang ibang ginagawa, iniisip kundi puro na lang pagyaman, pagyaman, pagyaman. Saka ka mahihirapan. Pero kung mayaman ka na balanse ka, marunong ka pa rin naman mag-serve, may oras ka pa rin naman sa pamilya mo, may oras ka pa rin sa sarili mo, okay pa rin eh. Nakokontrol yung quote na yon kasi depende kung sino nagsasabi. And the sad part of that, yung nagsasabing ganun, sila pa nang hihingi ng pera. Para sa akin napakadali intindihin kung hindi maganda ang pera. Bakit? Binyag, bayad. Libing, bayad. Kasal, bayad. Lahat na lang ng galaw din naman may bayad eh. Paano masasabing hindi importante ang pera kung yun mismo na nagsasabi ng hindi importante ang pera, sa kanila mismo, alam nila na importante ang pera. May tanong ako sa'yo, Boss Jaylim, no? Nabanggit mo kasi kanina that fair ang mundo. If that's the case, paano nila ipapabor ang mundo sa kanila? Dahil sa panonood ko ng video na to, ito yung mga gagawin ko para maging pabor sa akin ang mundo, yayaman ako at aasenso ko. Kung makikita nila yung lahat ng mali, palitan nila ng learnings. Ang ganda nun. Ganun lang naman kadali para sa akin. Kasi ako, until now, I have failures. Kasi kaya ka lang nasasaktan kasi iniisip mo mali. Wala kang makikita ang taong successful nang hindi nagkamali. As a matter of fact, baka yung mas matagumpay na tinitingalanin nyo, baka mas miserable pa buhay sa inyo. Yung mga taong marereklamo, isa lang sure ko dyan, konti lang ginagawa niyan sa buhay. Naniniwala ka ba, boss, na directly proportion sa kanila kung ano yung laging sinasabi nila? Halimbawa, ikaw pang-asar ka, mapang-buisit ka ng kapwa, ikaw yon. Of course, para matakpan mo yung insecurities na yon, kaya mo siya ginagawa. Kasi may mga childhood trauma tayo nung bata na pag hindi siya na-heal, hanggang paglaki natin, nabibit-bit natin. And kailangan tayo magkaroon ng closure sa childhood natin para ka makadere-derecho. Kasi even ako, nabanggit ko lang to once nung nagkaroon ako ng training and babanggitin ko to para sa'yo. Meron din akong childhood trauma. Naging overachiever ako kasi gusto ko ng pansin ng parents ko. Pares tayo. And hindi na yung naranasan kasi yung mom ko wala na. Yung sa dad ko, until now, gusto ko lang marinig na ang galing mo eh. Pero hindi ko siya marinig. Kasi mas nakatuon minsan ng pansin dun sa ibang kapatid ko na parang point niya, okay ka naman eh. Kumikita ka naman na maayos, sikat ka naman. Sabi nga, the problem with being strong, nobody cares when you are weak. Maybe we are earning, pero umiiyak pa rin naman tayong mag-isa eh. May mga moment din tayong mas masakit kasi wala kang mapagkwentuhan kasi ikaw yung inaasahan ng lahat. Sa akin, nung nalaman ko kung paano siya ayusin, ang dali lang pala ng childhood
trauma. Bumalik ka sa past mo, kausapin mo yung batang ikaw, sabihin mo sa kanya yung gustong gusto mong marinig. Na magaling ka, kaya mo yan, alam mo, proud na proud ako sa'yo kasi ang layo na narating mo. Then after that, bitbitin mo na siya, tara, alis ka na dyan. Lately ko lang siya na-heal. Pantay-pantay tayo whether we like it or not. May mga meron ang iba na wala sa atin at meron tayo na wala sila. Hindi yun ang importante. Ang importante, paano mo i-maximize at paano ka magkakaroon ng gratitude kung ano man ang meron sa'yo ngayon. Kasi I'm sure, may mga ibang tao sa mundong to, wini-wish nila yung sitwasyon mo. Sana sitwasyon din nila. Alam mo, ang ganda nung kwento na yun, no? Thank you for sharing that in this content, no? If I may share, just recently ko lang na i-release yan. Meron akong life coach ngayon, si Coach Russ. Ipopromote ko na rin. Si Coach Russ kasi dumaan din ako sa kanya 2012. And talaga ang ganda rin ng realization. Kaya lang that time, iba yung pain na naggumaling din sa akin. Kaya ipopromote ko na rin po pag gusto nyo. Attend kayo ng discovery. Attend po kayo. It will be a very, very, very wise investment. Correct. Kaya ako naniniwala talaga na kailangan natin mag-self-heal. Marami tayo kasing mga sugat na naiwan sa mga nakaraan eh. Para naman dun sa mga anak nila. Kung magulang ako, may anak ako, probably 5 years old, 6 years old, how can I actually mold them para naman in the future, hindi ko na problemahin, mayaman na yung anak ko. Ang purpose ng parents is to guide, not to control. May individualism tayo, or may tinatawag tayong uniqueness, na dapat maturuan natin ang anak natin na ilabas. Example, nag-aaral. Kung nakita mong mahilig sa ballet, enroll mo na sa ballet. Kaya lang nangyayari minsan, continuation kasi ng pangarap ng parents ang anak. Anak, dapat maging engineer ka kasi hindi ako naging engineer eh. Di ba parang hindi naman kasalanan ng anak mo kung hindi ka naging engineer, di ba? Ang gusto kong ituro ninyo is kung ano yung buhay na wala sa'yo na dapat magkaroon siya na base sa kapasidad niya at kakayanan niya. Kailangan ng matigil yung generational trauma. Tapos second, hindi po negosyo ang anak. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Ikaw na bahala pagtanda ako. Mas maganda siguro po sa mga parents na kahit matanda ka na may sarili kang pera. Kasi kawawa naman yung anak mo kung ikaw na lang yung bubuhayin. Sasabihin naman ng iba, utang na loob mo yun sa parents mo. So on and so forth. Oo nga, nandun na tayo bilang Pilipino na mahilig tayo sa mga utang na loob. Pero bakit hindi tayo mangarap ng mas maganda kesa sa umaasa lang ang magulang sa anak? Kung pwede naman yung magulang, kahit hanggang pagtanda, kumikita pa rin ang pera. Pagkasama kita, busog na busog talaga yung pag-uusap natin. No? Punong-puno ka ng wisdom and knowledge. No? Pero siyempre, before tayo mag-end dito sa ating interview, ano ang gusto mong iwan sa maraming tao o milyong taong makakapanood nito na dumaranas sila ng napakatinding pagsubok, napakasakit na mga karanasan ng buhay, na minsan, ang iniisip na lang nilang sagot sa buhay is kitilin ang sarili nilang buhay. Sa million-million na makakapanood nito, na merong isang RDR at meron isang J-Lim, na nung narinig nyo yung talk namin, yun ang nagpa-decide para lumakas ulit ang loob mo. At yun ang nagpa-decide para magsabi ka na isa pang try, ilalaban ko ulit yung gusto ko. And in the future, isa kami sa papasalamatan nyo na dahil nanood kayo ng podcast na to, ito yung naging susi at naging dahilan para kung nasaan ka man ngayon. Napakagandang message. And Boss J-Lim, can you just promote your pages, your channel, and ano yung ginagawa mo ngayon? Pinaka-hobby ko right now is ito, the same thing sa SockMed din. Kasi tama ka nga yung sinabi mo sa akin kanina na mas marami kaming natutulungan right now. And kahit papano, medyo okay-okay na rin naman ako, nakakain ng maayos, nakakapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi ho totoo yan, mayaman ho ito. And we are here to help and to guide you. May nagsabi nga sa akin, ano na lang pag lahat ng tao mayaman na? Lahat ng Pilipino mayaman na? Sino pa ang magtatrabaho, maging katulong, maging ganito? Sabi ko, di foreigner naman. Tayo naman ang mag-hire ng mga foreigner na sila naman ang magtrabaho para sa atin. There's nothing wrong na mangarap kasi lahat naman ang nangyari ngayon sa kada taong successful, nangarap lang din naman sila. Kung sila nangarap at natupad nila, bakit hindi natin subukan? Malay mo, sa pangangarap mo, isang araw pagising mo, yung pinapangarap mo lang maging buhay mo na. Yes. Yan na po, ibinibigay ko na sa inyo yung direct access. Mag-follow kayo kay Boss Joseph Lim natin. Manood kayo ng mga videos na talaga naman nakaka-inspire at marami tayong matututunan. At syempre, magagamit natin sa buhay natin. Joseph Lim, hanapin nyo na lang po ako. Yung channel ko is Joseph Lim. Fanpage ko is Joseph Lim din. And of course, mga boss, huwag ninyong kalilimutan na i-follow na rin si Boss RDR. Follow nyo po ako sa YouTube. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga future videos. And also, do not forget, follow us sa Spotify. Ayan. So may Spotify account po kami. Makinig po kayo ng mga ganitong klase ng content para lalo pa kayong matuto sa buhay. At muli, iniimbitahan ko kayo kung gusto ninyong gumawa ng content together with Boss RDR, i-message nyo lang po kami. Muli, mga boss, makita kita tayo ulit sa panibagong episode ng RDR Collabs. And God bless sa inyong lahat. Thank you so much.